Muli na naman tayong manonood ng mga maiinit na balita, mga kapatid. Ang source ulit natin, may walang iba, syempre, Banat News TV, mga kapatid. No? Bago natin ito simulan, basahin muna natin yung title ng ating panonooring balita. No? Kakapasok lang, Diyos ko po, President o former President Duterte kinumpirmang may binabalak sila kay President Marcos Delekado. To. Sinong sila, mga kapatid? No? Yan ang ating aalamin at panonoorin. Bibigyan ng komentaryo, reaction, mga kapatid. Samahan lang ninyo ko. At bago natin ito simulan, syempre huwag mo nga kalimutan na mag-subscribe kay Banat News TV. At syempre kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may video tayong paparating at may video tayong bago, alright? So huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Totoo sa aming ginawa ngayong araw na to. Actually ito, sabi ko nga ulit-ulit kanina, sabi ko, suporta lang namin ito sa ginagawang cleansing ng ating SLG at ng ating GPLP. Ngayon, kung meron sa amin isa dito at mag-positive, outright, tanggal sa posisyon yan at ibisigahan po natin yan. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Planong babagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Totoo nga ba ito, mga kabanat? Mm-hmm. Ating alamin. Mm-hmm. Pero bago ang lahat sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan. At huwag mo rin kalimutang i-click ang notification subscribe bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kachika. Umuugo ngayon ang mga balita na di umano'y may kinakasang destabilization plan yan. At huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. Yes, subscribe! At eto na nga, mga kachika. Umuugo ngayon ang mga balita na di umano'y may kinakasang destabilization plan ng AFP laban sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ooh. At ilan sa mga nakikitang dahilan di umano ng ating mga kababayan at ilang organisasyon ay ang panawagan ni DILG Secretary Benjamin Abalos na magbitiw na sa pwesto ang mga general at colonel ng PNP na sangkot sa illegal na droga. So di umano, pangalaway ang pagpap. No, so di umano ay merong binaplanong destabilisasyon, mga tol. Ito yung pagpapabagsak o planong pagpapabagsak sa ating Pbbm, mga kapatid, no? Dahil daw ito ay may kaugnayan doon sa nangyaring hiniling, di ba, ni DILG Secretary Benjar Abalos na mag-resign lahat, no, mga general, mga kapatid, lahat ng mga boss mag-resign dahil yun ay cleansing, no, at lilinisin isa-isa. Ay, hindi naman pala lilinisin isa-isa, no, kumbaga i-check lahat bawat isa-isa o i-clear nila, at kapag ito ay napatunayang negative, ibabalik nila sa posisyon, at kapag ito ay napatunayang positive o kahit merong kahit kaperanggot na bahid, mga kapatid, eh matatanggal sa posisyon. At yung nakaraang interview naman ni President Marcos ay inamin niya na kasama siya sa pagpaplanong yan, mga tol, no? Tuloy natin. Palit ng general ng sa illegal na droga. Pangalawa ay ang pagpapalit ng general ng AFP sa katauhan ni Andres Centino at General Vicente Baccaro. Mm-hmm. At ang pangatlo ay ang pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa kontrobersyal na Secretary of Department of Justice na si Jesus Crispin Boying Rimulya. Mm-hmm. Bunsod na rin ang pagkakatanggal ni dating Bucor Chief General Bantag sa Bucor. Mm-hmm. Ay kinalaman din samantala pala, no? May mga nagsasabi naman na napakababa ng mga dahilan na ito. Oo. Para magsagawa ng destabilization plan. Tama. At para pabagsakin ang ating kasalukuyang Pangulo. Tama. Sa kabila nito, nagpahayag naman ang pulisya. Bagamat hindi nila isinasantabi ang mga kumakalat na balitang ito, nagpaalala sila sa publiko na huwag maniniwala sa mga lumalabas sa social media. Isa rin yan sa problema, mga kapatid niyo, dahil talagang sobrang laganap na ng social media, mga tol.
may mga iba dyan, no, nagpapalaganap ng mga usapin. Katulad niyan, pinapakalat nilang ganyan. Siyempre, maraming maniniwala, maraming ganyan. Well, wala naman din masama kung mag-iingat at kung magiging aware ang pamahalaan. Pero diba, nagdudulot lang din kasi yung mga usaping ganyan ng chaos din, no? Kaya mas maganda bago natin paniwalaan kung ano man yung mga naririnig natin sa YouTube, sa Facebook, sa social media, dapat bago tayo magkomento o bago natin i-share, bago natin panoorin muna natin, intindihin muna natin, tignan natin kung ito ba ay lehitimo, legit, 'di ba? May sapat na ba siyan? Saan ba galing ang source, 'di ba? Tapos i-analyze ninyo mabuti, no? Pag-isipan ninyong 10 ulit kung dapat nyo bang i-share o hindi, mga tol, no? Hindi yung tipong nakita pa lang yung title, share agad. Tapos magko-comment agad, di mo pa nga napapanood ng kabuuan, di mo pa nga naiintindihan, di mo pa nga nababasa, nagko-komento ka na agad. Ang masama nung galit na galit ka sa komento mo. Natila baga intindi mo na kung anong nangyayari, di ba? Mali rin naman yung ganun, mga tol. At maraming mga netizen ang ganun. Nauunahan sila ng emosyon nila dahil sa nabasa nila. O kaya dahil sa nakita pa lang nilang picture. Kung hindi ito galing sa mga legit sources, ano na ang masasabi nyo, mga kababayan? Yes. Samantala, sa iba pang balita, may matinding laman ang sulat na ito ng mga innocent PNP third level officer kasi hinihiling nila na ang kusang loob na pagbaba sa pwesto ni PNP Chief General Rodolfo Asorin Jr. Punto nila, nangyari ang pagkakakumpiska sa pinag-uusapang 990 kilos ng jabu sa tundo sa panahon na siya ang chief PNP. Nakalad ka rin daw ang kahihiyan ng buong organisasyon sa panawagan ng courtesy resignation sa mga colonels at general ng PNP. Noong mawala na daw ang tiwala ng Pangulo sa PNP, dapat daw na bumaba na lamang sa pwesto si General Asorin Jr. bilang malaking sakripisyo sa organisasyon. Nakasaad pa sa sulat na dapat huwag silang idamay sa sinasabing kapalpakan at kapabayaan sa pamumuno. Ipaubayan na lang dapat daw ni General Asorin sa isang opisyal na may alam sa administrasyon at intelligent operation ng pamumuno sa pangbansa. Hinamon ng mga ito si General Asorin dahil sa buhay ang kanyang tagline, "The life is beautiful," sa pamamagitan ng kanyang pagbaba sa pwesto. Yes. Kaya ang tanong natin, bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari itong ganito? Alam nyo, bilang background lang ako, bago natin ituloy ito, hindi ko, sabi ko sa inyo kahapon, ilang araw pag-uusapan ito, kasi dati wala nito eh. Destabilization, kudita yan eh. Alam nyo, destabilization, pagtatangka, napapagsakin ang kasalukuyang gobyerno. Tama. Yan ang purpose ng destabilization. Ibig sabihin, merong hindi humasaya sa hanin ng militar at pulis ngayon, pero sila may nagdi-deny. By the way, nag-deny na po ang militar at pulis, so hindi raw totoo ito. Pero hindi naman nila nag-deny na sila ay naka-red alert. Kaya ang lumabas sa social media kahapon na merong APC, may mga tangki-tangki, parang ganun. Yung malaking gulong na sa loob ng kamp karami gumalaw. Eh, tinetesting lang daw yun. Napakababaw naman kasi ng dahilan. Kaya naman nakakaduda talaga. Naka-uniform at kompleto ng armas yung mga pulis. Sabi, sabi nila, normal lang yun. Kaya, alam nyo, ilang background ito? Biterano po ako sa pagkukover ng kudita. Sa totoo lang, dito at sa abroad. Pinadala ko ng gobyerno nung panahon ni... nung panahon nung Iraq, Kuwait. Isa ako sa 9 na media man na pinadala doon, nagkwento ko na sa inyo. Kaya sanay ako sa WA. Alang nagkukover tayo kahit buhay ang nakataya. Dito sa atin, 7 kudita nung panahon ni Cory. Kung di ako nakakamali, eh, 4 lang ang totoo doon. Yung 3 doon, eh, puro pananakot na lang sila-sila lang. Kunwari nagbabari lang, pero puro patas naman ang bala. Yung pinaka-critical nung panahon ni Cory, 1989, hindi na ako muntik na dati, namaan ako doon nung tora-tora, nung paghahulog ng bomba dyan sa likod ng panahon. Alam na alam ko yung cover. Lahat silang, lahat ng militar at polis na incumbent, lahat sila denial. Hindi totoo, walang kudita, tapos na yan, hindi na maulit. Pero after 1 week, pumuputok ulit. Nagkakaroon ng pag-aklas. After 1 month, meron ulit. Kaya lahat ng denial ng militar at polis noon, wala nang naniniwala. Kasi after ng kailang denial na hindi totoo yan, relax lang kayo. After 1 month, di ba ilang 7 kudita nga ng panahon ni Cory? Sunod-sunod. Kaya ngayon, kaya kayo, hindi ko sinasabing itong denial ngayon ng PNP at ng militar, huwag natin paniwalaan. Kaya lang, nagdi-deny sila na walang ganito. Pero, gumalaw yung mga APC, yung malaking tangke, yung mga malaking gulong, yung malaking equipment ng militar dyan sa loob ng Aguinaldo, deployment. Ngayon, ang paliwanag eh, exercise lang daw yun, pinaiinit ng makina. Parang, tinitingnan ko gumagana pa. Ano yun?
Ang tagal-tagal na wala namang balitang destabilization, hindi nyo pinagalaw ang APC, hindi kayo nag-reprep dyan sa loob ng kampo. Di ba? Wala namang ganyan. Ngayon, nagpumutok yung destabilization. Nasabihin nyo, normal lang yan, wala. So, di ba? Kaya, paano kami maniniwala? Kailangan mag-imbestiga kayo. At unang-una, mayroon dalawang memo na nilabas sa probinsya sa Mindanao at saka sa Northern Luzon na nagdideklesara ng red alert. Ibig sabihin, may something. Tapos dahil, sa kampo krami, may galaw na ganun. Hindi naman kayo nag-deny dahil nakita sa video. At dahil siguro dun sa ano, no? Doon sa pinagre-resign nga, 'di ba, lahat ng general. Syempre, yung iba doon hindi lang nagsasalita, pero nabibwisit yung mga 'yon. Bakit 'to pinagre-resign? Patay ko na damay sa mga ganyan. Hindi tama 'yang ganyan. Hindi tama yung ganyang galawan, hindi tama yung ganyang pamumuno. Parang ganoon mga tol, ha. Well, hindi ko sinasabing ganoon yung actual na nangyari, pero lumalabas doon sa mga napapanood natin, eh ganoon na nga, 'di ba? At sabing ganoon ni Mike Abe, dati pa naman daw pag nag-deny o pag nag-deny ang mga otoridad, mga PNP, mga ganyan, eh hindi naman hindi daw totoo, pero after ilang buwan, after ano, biglang magugulat ka na lang, totoo pala, no? Kumbaga dininay lang nila para hindi mag-alala ang taong bayan, pero meron na palang hidden agendang nangyayari. So, hindi naman natin sinasabing totoo at hindi totoo talaga itong mga bagay na nababalitaan natin. Pero yun nga, nagkaroon ng pag-aalinlangan dahil bigla na lang may pinagalaw ng mga tangke. Diba? Eh, sinabi naman daw ng PNP, normal lang daw yan. Eh, exercise lang yan. Eh, bakit dati? Hindi naman daw ginagalaw, hindi naman daw pinapainit yung makina. Sabing gano'n ni Mike Abe. So, ano ba ang masasabi ninyo tungkol dyan, mga tol? No? Sana naman hindi mangyari yung gano'ng bagay. Yung mga destabilization yan. Mahirap kasi kapag presidente ka, tas ang kalaban mo, yung mga kasundaluhan mo. Ang laking gulo talaga nun. Picture sa social media kahapon. So, ganito. Ito pong destabilization plot, pagtatangkang papapagsak ng gobyerno, yan ang ibig sabihin. May mga dismayado umano ng mga militar at polis sa ating pamahalaan. Kahit anong sabihin nyo na hindi ito totoo, nakakasira sa imahe ng bansa. Nakakasira sa political stability. Tama. Nakakasira sa pagsisikap ni Pangulong Marcos na mapaganda ang bansa. Tama. Bakit ganito? Saka lumalabas, no, 'di ba, may sinumpaan silang tungkulin, mga tol. Bayan muna bago sarili, 'di ba, ganyan. Pero kung ang dahilan ay dahil nga doon sa pinagre-resign o kung ano man ang dahilan, eh napakababaw noon. Dapat ang iniisip nila is yung kalagayan ng bansa. Ano ba magiging epekto sa bansa nitong gagawin natin? Kung sakasakali man na meron, ito ba ikakaunlad ng ekonomiya? Magiging maganda pa sa paningin ng ibang bansa? May papasok pa bang mga investor kapag nagkakagulo sa Pilipinas? Maapektuhan ng buong bansa, maapektuhan ng mga kababayan, di ba? Kasi pag itinuloy nila yan, ang iniisip lang nila yung sarili nila. Hindi nila iniisip yung kabuuang maapektuhan, mga tol. Again, hindi natin sinasabing ganun ang mangyayari, ganun na iniisip nila, di ba? Pero if ever lang na ganun nga ang kahantungan, ibig sabihin, hindi nila tinutupad yung kanilang sinumpaang bayan muna bago sarili, di ba? Mga tol, iniisip agad nila yung ano nila, pansariling interest. Alam natin, tinatanong natin, destabilization, fake nga ba? Fake news nga ba? Yan ang tanong. Sabi ng militar at police, fake news yan. Sana, fake news. Pero ngayon, nag-iimbestiga sila doon sa galaw ng ibang mga opisyal. Wow. Kaya ang tanong natin, bakit ba nangyayari ito? Well, ang akin pong analysis dito at opinion ay dahil nga ako dito sa magkakasunod na kahit pa paano, mayroong natuwa at mayroong hindi. Malamang yun. Ito nga pong courtesy resignation. Hindi ko talaga ganun kadali yan, eh. Talagang mayroong sipayan. Tatagal itong usapang ito. Hanggang hindi natutukoy sino yung involved sa illegal activities ng Colonel at General, hindi matatapos ito. At ngayon nga, mayroong report, eh. Ilang opisyalis daw ng PNP na nindigan na hindi talaga sila magpapile o magsusumite ng courtesy resignation. Yun. May problema kayo. Kasi ilan po yung ayaw? Mm-hmm. 996 ba? Dami nun. Ano nga ba? 996 o 956? Basta kulang-kulang ng 1,000 ang opisyal na general at colonel ang dapat mag-file ng courtesy resignation dahil yun ang gusto ng DILG Secretary, ng PNP Chief at approve ng Office of the President ng ating Pangulo. Inamin ng Pangulo, ito yun ang kampanya niya sa cleansing sa ating hanay ng mga pulis. Kaya naman ginawa ito ng militar, ng ating pamahalaan, ng Pangulo, ang sekretary, eh kasi nga, mayroong kalukuhang nangyayari. Na bakit nga ba itong mga general at police na ating pinapasweldo ay naiimbol sa illegal drugs? Mm-hmm. Ngayon, doon sa issue naman ng military, ay dahil doon sa biglang pagpapalit ng chain of command or ng chief of staff. Kasi si General Baccaro, biglang nagretiro, biglang nawala sa pwesto. Si Baccaro, ang chief of staff na itinilaga ni Pangulong Marcos. At yung dating chief of staff na si Clemente, Clemente tuloy, Centino.
Si Centeno, yan po yung chief of staff ni dating Pangulong Duterte, kung di ako nakakamali, noong last year. Yan ang tinalaga ni Pangulong Duterte, kung di ako nakakamali, na pinakahuli. Tama ba? Well, basta itinaga yan ang Pangulo ng chief of staff dati. Pagpasok ng Marcos administration, tinanggal yan, inilagay si Bacaro, General Bacaro. Eh, pero hindi naman nagretiro si Centeno kasi sa ang Forestry General, yung chief of staff, hindi nagretiro si Centeno nung sinipalitan ni Bacaro. So hindi ma-promote si Bacaro, lagi lang siyang lieutenant general, hindi maging Forestry General. So ang ginawa ngayon ng ating Pangulong Marcos as Commander-in-Chief, tinanggal si Bacaro at ipinalit ulit, ibinalik si Centeno, General Centeno. So merong iba doon, hindi marina dismaya. Kaya yan yung magka mga issue. Yung papapalit ng chief of staff at saka yung courtesy resignation na ginawa ng PNP. So yun yung mga nakikitang issue mga kapatid, no, tungkol dun sa mga positioning, di ba? At saka sabi dito ni Mike Abe, may mga ilang colonel at general lang ayaw, no, ayaw magbitiw sa pwesto, mga tol. Eh talaga may problema nga naman, no, may problema pag ganyan, mga tol. Kasi alam mo, kahit na 1,000 yung dapat magbitaw, magbitiw, di ba? Pero meron lang dyan mga 10, kahit 5 lang eh, di ba? Tas gagapang yun. Gaga-spreads, no? Siyempre, may mga tauhan din yan. Yung general kernel yan, eh. Tapos, pwedeng kumalat ng kumalat at lumaki ng lumaki yung hukbo na yan. At kailangan talaga maging red alert, di ba? Kasi itong maliit na grupong to, pwedeng lumaki yan, eh. Maraming mahahawa, maraming maiinganyo. Bakit nyo kami dapat suportahan? Pero sana walang ganun, mga tol, no? Ito yung inaano lang natin, no? Parang ibinivisuals lang natin kung ano yung posibilidad na mangyari kapag may ganyan. Kailangan talaga lahat sumuporta. Kasi talagang kung alam mong malinis naman ako eh. Oh sige, mag-resign. Mababalik din naman ako kasi malinis ang konsensya ko. Alam ko malinis ako eh. Ganon mga tol, no? Ngayon, pinapalabas nila. Kaya naka-alert alert lalo tigit dito sa Metro Manila dahil daw ng Black Nazarene. Nagamit pa yung Black Nazarene talaga naman. No? Anyway, good morning sa lahat ng mga deboto. Ingat po kayo ha. Sa mga deboto. Dahil sabi ng mga marami, mga 40 hanggang 50,000 yata kagabi. Mm-hmm. So ngayon, lalo nang dadami yan. Ingat lang po. At yun na nga mga kababayan. At yun na nga mga tol, anong masasabi ninyo dito sa video na panood natin? No? Yun na nga, delikado. No? Meron daw planong destabilisasyon. Sana huwag mangyari yung tinatawag ng kudita mga tol. Sa panahon natin ngayon, 2023, tapos mangyayari pa yung ganun. Diba? Ayaw na natin balikan yung mga madilim na nakaraan ng Pilipinas, mga tol. Ayaw na natin yung ganyan mga bagay-bagay. Dapat tayo mga Pilipino nagtutulungan para iangat ang ating ekonomiya. No? My goodness, pero kung lalaban ka sa gobyerno dahil maapektuhan ng iyong posisyon at ayaw mo namumuno, mga tol, eh wala, bagsak talaga, babagsak talaga tayo. Hindi na tungkol sa bayan ang iniisip ninyo, kundi tungkol sa sarili na lang ninyong iniisip ninyo, no? So anong masasabi ninyo mga kapatid dito sa video na panood natin? Dito sa ating reaction video, comment down below. At syempre, pag-usapan natin yan sa susunod nating video. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!